You know, what's up guys? Welcome to Christian's Vlog. Don't be a stranger. Yan guys, gagawin natin ngayon ano? I-update ko lang po yung ano natin, yung laga nating baboy ngayon. Yan, 3 months na po siya. Ngayong araw na to, magti-3 months na po siya nung pagkahiwalay niya. Yan si Mark, kasama natin, naglilinis. Tingnan nyo, ang laki ng ano, ang laki ng laga natin, baka putin lang ano yan. Mga nasa 75 to 80 na, 80 kilos na siguro yan. Oh. Yan o, parang kailan lang na ano, nung mga unang vlog ko siguro, nandun nakikita nyo, ang liit pa lang niya. Nasa 2 months yun eh. 2 months mahigit na siguro yung vlog ko na yun. Hindi, ano pala. O, 2 months mahigit kasi, ano, andito na nun tong baboy na to eh. Tama kayo. Ako naman eh. Makikita nyo dun yung mga, ano, mga first time ko mag-vlog nun. Grabe. Ano, pa yung ulo niya parang yung big pa lang nun siya. Ayun eh, haba na, sobrang haba. So, yun nga po yung gamit natin dati ito. Inilalagyan natin ng ano, Ranunivet yung ano natin feeds. Yung gamit nating feeds ngayon nasa ano na, nasa finisher na. Kasi nasa 3 months na inalaga natin eh. Yun nga po magtitimpla na rin tayo ng ano natin, ng feeds natin na may grand humin. Ang intindi ito, Pilipitan dila nito. Grand humibet. Ito po, ito yung yalo natin. Ganun pa rin yung proseso ng ano natin, pagtitimpla natin, nasa 4 kilos, tapos 1 teaspoon na, ano, na powder niyan, ng ano natin, grand humibet natin. Ito, sakto isang kilo kasi ito eh. Tantsyang-tantsyado na. Kasi trinay ko ng kilo yung isang ganito, sakto. Saktong isang kilo. Yan, apat lang na ganun. And then sa isang ano, teaspoon na ano, Ranunivet. Minimix ni Mark yung ano natin, yung Ranunivet natin eh. Ano. Pwede rin pala sa ano yan, sa water. O sa tubig, pwede nyo i-mix sa tubig yun na ano, sa isang teaspoon. Ano naman, nasa 16 liters. Yun kung papainom nyo sa inyo. Papainom nyo sa mga alaga nyong hayop. Eh sa akin kasi, yun minimix ko na lang sa ano, sa ano ko, sa feeds. Kasi inaaluan ko rin naman ng ano, ng darak tapos tubig. Doon ko na lahat minimix, tapos pinababad na lang namin ng ano, mga 3 minutes hanggang malusaw yung ano, yung feeds doon. Pinapakain na namin kay ano, kay Peppa Pig yun, yung baboy namin. Yan. Oo. Tapos tergalak manin. Yung nga po, sobrang tipid na rin itong ano, laga natin kasi hindi na tayo bumibili ng ano, ng vitamin. Tapos yung ini-inject na ano, mga tawag dito, mga pangpurga. Hindi na natin kailangan yun kasi ayun na, complete package na yung ano natin, ginagamit natin ano, Ranunivet. So, yun lang guys. Yun muna ang ating video ngayon. So, yun nga po. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayon. Sana nakatulong yung mga, ano, yung gustong gumamit ng Grand Humibet. Kung gusto nyo mag-umpisa guys, yung mag-umpisa ng magbababoy, wag po kayo maginayang mag-try ng, ano, ng mga ibang mga bagay-bagay na pwede nating ikaka-unlad. Kasi, ang hirap po ngayon ng, ano, pumili ng daming gamot. Lalo na pag nagkasakit yung mga alaga natin. Grabe, ang hirap. Nasubukan ko na rin yung ganun nung mga unang ano natin, alaga natin. Ang dami ko din naman inalaga ang baboy nun, kaso lang nagsibusan dahil sa ano, sa sakit na na ano, kumalat dito. Yung ASF, yun, nasubukan namin yun. Grabe, ang hirap. Sayang na sayang yung mga ano natin, pinaghirapan natin. Kaya ito,
Eh, yeah, gumamit na rin ako ng ganito, yung mga organic na ganito, baka sakaling maiwasan natin yung mga sakit na ganyan para yung mga immune system ng ating mga lagang baboy ay lumakas. Yan. Sa less baho na rin, po ang paggamit ng Renunivet. Kasi nakakaya dito sa ano natin, sa backyard natin, ang daming kapitbahay natin diyan. Ito yung ano natin, isang solution, tapos linisin na lang yung mga ano, danan ng mga tayo ng mga alaga natin baboy. Yan nga po, hanggang dito na lang muna ating vlog. Yan, maraming salamat po sa ating mga subscribers, mga viewers. Yan, dahil kong sinasabi yan, guys, always positive.